So this question comes from Jason De La Cruz. Tanong niya, Sir Carl, ano po ang magandang gawin kapag na-inlove yung downline mo sa downline niya na bago lang sa network? Okay. Power pa yaman. I assume nakabataan to. Sigurado ano to, kabataan to. Mga mapupusok ang damdamin. So, parang ang tanda ko na eh, no? As of the making of this video, pa 25 pa lang ako. Mukha lang akong bata. Mas okay yun pag mukhang bata kaysa mukhang matanda. So yun, ako kapag kaganoon na nangyari, wala na akong pakialam. Wala akong pakialam pagdating sa... Ayoko nang isipin yan kasi nai-stress lang ako. Bilang upline, ayoko nang isipin yan, nai-stress. Kaya ang focus ko lang is profit producing activity, recruiting and product sales. Production ko, yan ang focus ko, hindi buhay ng member ko o hindi yan. Hindi naman sa wala akong pakialam sa kanila, pero hindi ko bibigyan ng focus yung mga bagay na hindi naman makakatulong talaga sa akin or sa kanila. No? So, unless humingi sila ng advice, unless isipin nila yun, makita nila sa problem, ganyan-ganyan. Kasi sa totoo lang, na-inlove sa bagong downline, hindi kayo nai-inlove, mga ano, power pa yaman kayo, no? Hindi ka nai-inlove. Love at first sight, that is not love. Okay, that is infatuation, that is attraction, hindi yun love. Napakalaking kalokohan kasi love is not a noun, it is a verb, ina-express yun. Love at first sight, kalokohan yan. No, hindi ako, i-explain, ang i-share ko lang sa inyo is based on my experience, ha? Hindi ako love expert, hindi ko na-consider sarili ko love expert. In my experience lang, kung hindi nyo alam, meron akong boss, meron akong girlfriend, no, future wife ko, na diyosa, sa sobrang ganda. Kaya napakaswerte ko na hindi ko na talaga binitawan. Nauto ko eh. De joke lang. Niligawan niya ako. So, hindi. Joke lang. Batukan ako nun. Based on my experience na ito, kung ano yung experience ko, eh, hindi love yun. Attraction. That is infatuation. That is attraction. Ang love, okay? Para sa akin, ang totoong definition ng love is mapapatunayan mo kapag nalaman mo na lahat ng pangit sa kanya, lahat ng ayaw mo sa kanya, pero despite that is tinanggap mo pa rin. I love you despite of, it's much better than I love you because. Next, cheesy. Ang cheesy, ano? Ngayon, ulitin ko. I love you despite of, is much better than I love you because. Okay? So, yan na-invento ko. Power pa yaman na quote. Okay? So, proud ako dun. Ibig sabihin is, mahal kita kahit na, sa Tagalog, mahal kita kahit na, ay mas importante kumpara sa mahal kita dahil. Kaya sinasabi mo na in love, kasi maganda or guwapo siya, di ba? Mabait, di ba? Pero usually, maganda at guwapo siya, yun ang dahilan. Kung lalaki ka, kasi sexy siya, mala Coca-Cola yung katawan, mga ganun. So, yun ang ano, kapag ka, yun ang reason, alam niyo naman yun eh, kung ano yung reason, totoong reason kung bakit, di ba? Pero hindi love yan. Kung ano yung nararamdaman, that is not love, that is just infatuation and attraction. Kaya ako pinaulit-ulit sabihin yun is para maunawaan nyo na hindi nga kasi love eh. Hindi nga eh. Diba? Ang totoong love is ganun. Kapag nakita mo na lahat ng pangit sa kanya, lahat ng ayaw mo, lahat ng hindi magandang ugali niya, pero tinanggap mo pa rin, that is love. Yun. Okay, sa side mo yun. Ayokong pahabain masyado tong sagot ko dito sa tanong na to. Pero sa side niya, syempre, kung yun pangit sa kanya, kung yun hindi maganda sa kanya, and sinabi mo yun sa kanya, dapat bilang partner is ano pa rin, gumawa siya ng paraan para ma-improve yun. Okay, para maayos yun. So, ganon. Okay, so I hope na-clear ko na yun yung pagdating doon sa part na yun na hindi ka in love. Okay, papanood mo to doon sa downline mo. Sino yung nagtanong? Papanood mo to doon sa downline mo, Jason, itong video na to. Hindi siya in love. Okay, na-attract lang siya. Magkaiba yun. Nagiging problem din ito kasi nga, emotion yan eh. Sa umpisa talaga na isang relationship na kagad ako eh. Kasi doon rin naman papunta yan. Kung itutuloy mo, kung ipoperso mo, at kung ano, kung hindi ka babastinin. Nagiging problem ito kasi distraction to eh. Kahit anong sabihin mo, hindi, ma-inspire ako. Hindi, distraction yan. Okay, magiging distraction sa yan. Para sa akin, para sa inyo mga single, ang advice ko is unahin mo yung career mo bago love life. Unahin mo yung career mo, yung family mo, yung goals mo, yung future mo, okay, at ng parents mo, or lalo na kung breadwinner ka, yun ang unahin mo kaysa sa kalandian mo. No, saka na yan. Pigilin mo muna, tiisin mo muna, ibanyo mo na lang muna.
doon ka na muna sa banyo. Tiisin mo muna. Kasi madali yung balikan kapag okay na ang karir mo. Pero pag inuna mo yung love life at kalandian mo na yan, tapos papalpak yan eh. Marami kayong may experience ng problems eh. Hindi fairy tale yan eh. Diba kung iniisip nyo? Hindi fairy tale yan eh. Na ano lang yan, yun nga, infatuation yan na experience mo yung nararamdaman mo. Na heads, your head is in cloud 9 ba yung tawag? Mga ganun-ganun. Puro maganda lang yung naisip mo. Hindi yan reality. No, sa umpisa lang yan. Hindi ko to sinasabi parang bitter sa ano. May diyosa akong future wife. Hindi ko to sinasabi bilang bitter or whatever. Sinasabi ko to based on experience and yun yung realidad. May experience kayo na ganun. Pero, di ba mas maganda na nagkakaroon kayo ng mga arguments, ng mga tampuhan, ng mga hindi pagkakasunduan? Kasi yun naman talaga mangyayari sa isang relationship. Hindi nawawala yan. Walang perfect na relationship. At kailangan yun. Necessary. Okay, kailangan na ma-experience yan talaga ng mag-jowa or ng magkarelasyon para masubok or matest yung tatag nila sa relationship. Kailangan talaga ma-experience yung ganyan. Kumbaga para sa atin, bilang individual, bago tayo maging successful, makaka-experience na tayo ng sandamakmak na rejections and failures, panghihigit ng mga tao sa pababa sa atin, mga family natin, family members natin, ininegative tayo. Makaka-experience tayo ng ganun para matest kung para sa atin ba ng success. Kapag nalampasan mo yun, hindi magiging successful ka. Hanggat hindi ka pa nagiging successful, ibig sabihin hindi mo pa nalalampasan yun. Di ba? Ganun lang kasi. This is the same with the relationship. May mga ganong test talaga, mga conflict para matest kung gano'ng katatag yung relationship nyo. Di ba mas maganda kung maka-experience kayo ng mga test sa relationship nyo, pero mayaman kayo. Or ikaw, mayaman ka. Hindi mo problema yung pera. Di ba yung nagdadrama ka sa loob ng sports car mo? Hindi ko na talaga kaya. Ang hirap. Di ba mas maganda yun? Kasi man na nagdadrama ka ng ganun, tas gutom ka pa. Di ba? Hindi mo na malaman kung anong uunahin mo, yung pagdadrama mo dahil sa kalandian mo o yung kakain ka kasi gutom ka na tapos wala kang pambili. Di ba? Practical, especially sa inyong mga babae. Lalo na sa inyong mga babae. Okay, sa inyong mga babae, I know na nasa tamang edad na kayo. Sa inyong mga babae, merong mawawala sa inyo. Sa aming mga lalaki, wala. So I hope nagigets nyo kung ano yung tinutukoy ko. So mas lalong ingatan nyo yung mga sarili nyo kasi kayo ay mga diamante, kayo ay mga perlas. Diba? Ang perlas hindi madaling makuha, no? So, kayo mga babae dapat unahin nyo. Para sa mga lalaki, 'yun, nasabi ko na. Unahin mo yung karir mo kasi mas madaling manligaw, 'di ba? Marami kang pera. Practical 'yan ang totoo. Mas madali talaga. At ma-attract na sa'yo mismo yung mga babae. Kasi gaganda rin ang itsura mo pagka nagkakapera, gaganda talaga itsura. Ewan kung bakit ganun eh. So, ganun yun. Sa mga babae naman, bilang mga perlas, di ba? Dapat, hindi naman kailangan mag-hard to get. Pero unahin mo yung karir mo, unahin mo yung family mo. Kailangan maging secure ka muna. Maging secure yung future mo, maging secure yung family mo. Okay ka. Kasi, ma-attract at ma-attract mo yung tamang tao eh. Mas maganda kung hihintayin mo na maging tamang tao ka. Dadating sa yung tamang tao. Sinasabi ko to is ano eh, bilang mature na mag-isip at saka ito yung logical, ito yung practical. No, ma-attract mo yung tamang tao sa iyo kapag tamang tao ka na rin. Hindi natin alam kung kailan kasi ako nung mga time na yon before maging kami ni Grace, hindi ko naman iniisip yan eh. Ang iniisip ko is ma-attract ko rin yung tamang tao para sa akin. Hindi ko alam kung kailan. Basta unahin ko na lang yung karir ko. Wala na akong pakialam. Eh, dumating siya eh. Di ba, nagkaroon kami ng relationship. Di ba, nung una, binastayed ako niyan. Di ba, ilang beses? Siguro tatlo. Makulit lang talaga ako eh. Di ba, at saka, nung ikalawa yata or ikatlo, wala na akong pakialam. Sinabi ko na, sige, suko na ako. Eh, hindi naman kasi ako ano dyan eh. Ayaw ko kasi nung, sa personality ko kasi, ayaw ko kasi nung masyadong emotional. Ayaw ko nung mga activities na maraming emotion na involved. Diba? Eh, masyadong emotional yun. And ako, meron din akong takot sa ganyan eh. Meron din akong trauma sa ganyan. Ayaw ko rin na nasasaktan pagdating dyan sa love life niya. Kasi hindi ko pa nga naiintindihan eh, nung mga time na yun. Kung kailan ako sumuko, basta long story, nagkaroon naman ng dahilan para magkaroon ulit kami ng communication, magkaroon ulit kami ng pagkukwentuhan, pag-uusap, pagsasama, ganun. Nagkaroon ng ganun. Hindi ko na ikukwento dito kasi masyadong mahaba at saka ayaw kong i-bore kayo sa love story nila. Basta fast forward, naging kami and then, yun, sinabi ko sa kanya, no, naging kami, sinabi ko sa kanya, ito yung pangarap ko, hindi kita girlfriend para may palamuti, girlfriend kita kasi sinabi ko to sa kanya at alam niya to,
paulit-ulit ko sinasabi sa kanya to na girlfriend kita hindi dahil gusto ko may palamuti para may pang-flex ako sa mga tropa ko na may maganda akong girlfriend. Hindi. Girlfriend kita kasi ikaw na yung gusto ko maging asawa. Ikaw na yung gusto ko na maging nanay ng mga anak ko. And gusto ko kayo mabigyan ng magandang future bago mangyari yun. Gusto ko na ito yung pangarap ko. Ito yung gusto kong gawin ganyan. Hindi ko kailangan ng suporta. Huwag lang akong pipigilan. Hindi ko kailangan na suportahan mo ako. Huwag mo lang akong pipigilan. Kung okay sa'yo yan, sige. Ito na. Seryoso ako. Kung hindi okay sa'yo, di hiwalay tayo. Hanap ako ng iba. Hanap ka na rin ng iba. Hindi ako para sa'yo, hindi ko para sa akin. So, ano mo yun? Ganun. Logic. Logic ako mag-isip. So, ganun way ako mag-isip. So, di ba layo na ng mga pinagsasabi ko? Pero ang bottom line kasi dito, hindi ka in love. Hindi kayo in love. Ano lang yan? Baka kasi i-censored ako ng Facebook dito, ng YouTube dito eh. Ganyan lang yan, no? Ano mo na yun? Diba? Hindi yan love. Okay? So, isipin mo na may give. Unahin mo yung career. Yan ang advice ko sa inyo. Kung hindi mo gawin yung advice ko, wala akong pakialam. Bahala ka sa buhay mo. Bahala kayo sa buhay nyo. Okay, so yun lang. Pero ako bilang upline, hindi ko yan pinakikialaman. Bahala kayo, magkainlabang kayo. Bahala kayo, madistract kayo, mag-quit kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. Buhay nyo yan, hindi ko buhay yan. Basta ako mag-a-advise lang ako. Kung kailangan nyo nga advice, okay, yung gandun lang ako. Pero hindi ako makikialam dyan. Personal yun na buhay yan. Okay, yun yung sa akin. And yun yung based on my experience. So, I hope marami kayo natutunan dito. And I hope, nasagot ko yung tanong ni, Jason. Tama ba? Ni Jason. And comment kayo dyan sa ilalim kung ano yung pinakang tumatak sa isip nyo dito sa mga pinagsasabi ko. Mababa yung sagot ko dito sa tanong. And yun, I hope marami kayo natutunan. Yun ang sagot ko sa tanong ni Jason. Kung meron ka rin mga katanungan para sa akin, mag-comment ka lang sa ilalim ng video na ito nung tanong mo. Lagay mo kung ano yung tanong mo. And then, lagyan mo ng hashtag itanong mo kay Serrano para alam ko nagagawan ko siya ng video in the future once makita ko na siya. So, as long as hindi ko pa nasasagutan yung tanong na yan or wala pa akong video na nagagawa regarding dyan, so sasagutan ko yung tanong na yan. Pero kung meron na akong naisagot dun sa tanong mo na katulad ng ibang tanong dati, magre-reply na lang ako dyan sa tanong mo nung link nung video na sagot dun sa tanong mo. By the way, meron akong ginawang ebook na alam ko na makakatulong sa'yo. Dun mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Makikita mo yung link sa description ng video na ito. Hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung ebook na yon. So, doon ko ituturo lahat sa'yo kung paano ka makakapag-invite, tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with scripts na pwede mo nang magamit agad. So, ayaw, marami ka natutunan sa video na ito. Live, love, and learn. You are born for greatness.